Yun. What's up, mga kapadyak natin? Oh, daling araw na. Time check. Alas 3 na madaling araw. Aga-aga ako natapos sa aking trabaho. Night shift kasi. Ah, so hindi ako nagdala ng bike ngayon. Ayaw ko naman mag-taxi. Pakita ko sa inyo paano mag-renta ng bike. Let's balance it! Pwede ka magrenta dito, may tinatawag tayong bike sharing dito sa Singapore. Bike sharing app. Makikita nyo sa likod ko, maraming bike, no? Dito yan sa bicycle parking. Malapit na sa may MRT, malalas sa mga bus stop, may amin pa. Yan tong bike. So, color coded yan. May kulay green, may kulay orange, alam ko may kulay pula pa. So, yung mga yon may kanya-kanyang app. Yung gamit ko is yung ano, yung Anywheel. So dito ako sa kulay green. Kulay green na bike. Medyo madilim. Madilim tong bicycle parking. Pero pakita ko sa inyo kung paano. Paano mag-renta ng bike. Magpa-bike lang ako pa uwi. So una, download mo muna yung Anywheel app. Pag meron ka na, yan, open mo siya. So may notice lang siya for the phase 2. Phase 2 ngayon sa Singapore. Yan. Ito na yung interface niya. Makikita niya may mga kulay green. Doon yung mga parking na may mga bike. So, ito yung menu. Ayun yung account mo kasi phone number ang gagamitin mo pang register. Then, ito yung wallet. Sa wallet, syempre kailangan mo na load. So, paano siya tatapapan? Meron siya mga designated amounts. Kailangan mo lang ng credit card. No. And can select a credit card, enter yung details. Yan. After mo enter yung details, yan, top up na siya. So, may load ka na. Yeah, may notification pag na-loadan mo na. Okay, then we're ready to go dahil meron ka ng top up. Yan. So maraming bike, no? Pili tayo ng medyo... So una, check-in nyo muna yung condition. Siyempre, kung ano yung maayos-ayos. Maraming gumagamit niyan. May na-experience ako noong last time, sira ang stand. Binalik ko. Hindi ko tinuloy yung ano. So, tataka ko, ganyan lang, no? May lock naman yan. Kaya may lock siya. So sana ayos yung pipili natin. Mukhang okay naman itong una. Ito muna ang gamitin. So, buy app siya. Ayan. Wala ka. Titingin yung cellphone. Meron akong app yan. Si pinaka na baba. Anywheel. Natin yan. Sa labas to ngayon. So, mamaya pakita ko sa inyo paano mag-top up bukod. And, kailangan mo muna mag-register kahit anong like any other app. Kailangan mo mag-register. And, kailangan mo top upan. So, may wallet ako. Meron pa ako. $6. May $6 pa akong load. Ang metro nito is 50 cents per half an hour. Ay, yeah, 50 cents per half an hour. So, $1 per hour ang rate. Ang makikita nyo, may mga spots dito. Mayroong kulay green na may bike. Yung logo ng Anywheel. So, yun yung may mga bike sa area. Medyo off lang yung GPS natin. Ito yung area na yun. Ilang bike yan. Pili tayo na isa. So, ito na yung napili ko. Yan. So, paano tayo mag-uumpisa? Makikita niya merong scan. Ito ba? So, scan natin. Ano tayo scan? May QR code yan dito. Kung hindi makita, madilim. Yan, meron din dito sa may handlebar. Meron dito sa likod.
ng isang handlebar. Medyo madilim eh. Pwede ba siya i-flashlight? Ano makita niya? Yun. Na-detect niya na. Yun, narinig niyo? Clip. So, nag-ano na yung lock niya. So, tumatakbo na yung metro. Nakikita niyo? Tumatakbo na yung metro niya. Yung lock niya, medyo naipit lang. So, na-unlock ko na. Pwede ko na siyang gamitin. Diba? Siyempre. Ano yan, may kasama na yung ilaw. Labo. Ayan, matakbo na yung metro ko. Sing ko lang. A few moments later. Ayan, na-adjust ko na yung saddle bar. Ayan, matakbo na yung ilaw. So, activated na siya. May headlight din yan. Hindi pala kumiilaw. Ilaw yan pag ano na. Kumapadyak na tayo. So, tara. Isa na natin yung ride. Gamit tong bike sharing natin. By Anywheel app. Dito yan sa Singapore. Ilang beses na akong gumamit ito ng ganitong oras din. Kaysa mag-taxi ako, bike na lang. Sarap mag-bike. Let's go! Yan, nakabike na tayo! Nga lang. Nga lang tayo. Wala tayong helmet eh. Gilid lang tayo. Madalas pag ganitong madaling araw tapos wala akong dalang bike, pauwi na, medyo mapaga ang uwi. Ano ginagawa ko? Nagre-renta ako ng ganitong bike. Mga bike sharing. Sa atin siguro baka nawala na itong mga bike na yan. Kakahuyin lang yan, bibit-bitin lang. Napanibago lang, syempre hindi mabilis yung ganitong bike. Bagal, oh. No, mas okay na rin, nakatipid yun. Subok ako mag-ganitong GoPro ngayon lang. Na tayo sa Kampong Baru. Masyado mabagal yung bike. Doon sana ako dadaan. Sa may Punta Marina. Kaso doon na kaya ako dumaan. Palaban na naman tayo sa ahon dito. Sarap pag-bike. Magkin ito lang. Wala akong ano ngayon. Hindi ako nakatesti. Hawak-hawak lang yung GoPro. Ganito lang siya. Pwede ka naman ilagay yung bag doon sa rack. Okay lang, naka-backpack na lang. Baka maalog masyado yung laptop. May ilang ako doon sa pedal. Baka ilang. Medyo abingi yung isa. Hindi ko na-check na maayos. Laga talaga, i-check mo muna. Hindi ko ginagalaw eh. Visual check lang yung ginawa ko. Yun o, ahon. Kapan trabaho. Ang kain trabaho. Tapos ganyan. Ahon. Hingal.
Ah, medyo mabigat. Mabigat tong bike na to, ha. Masarap lang siya pag ganito. Woo! So, our pag bike. Oh yeah. Dito mo magagamit yung bigat ng bike. Na three-wheel. Na three-wheel tayo. Kakaliwa tayo dito sa Jalan Bukit Merah. Tapos saan tayo ng Singapore Hospital. Ito na, kadaan tayo sa Singapore Hospital. Ayan, Singapore General Hospital. Ahon. Good luck sa naka city bike. Ahon na naman. Ano lang, relax lang talaga yung ganitong posisyon. Pero doon sa yung TV, hindi sa road bike, sa gravel bike ko. Eh, nakayuko ka doon, naka-lock bars ka. Ito hybrid. Alam, lugi. Kasi walang gear. Mga fixed gear tayo. Hingal. Kaya lang nag-snack ako bago umalis. Sa may no, Clarky. Yan. Madilim doon kanina sa harbor front eh. Ngayon dito tayo sa maliwanag para ma-bike check natin kung anong klaseng bike tong narentahan natin. Oh. Parang Japanese bike. City bike. Ito yung mayroong logo ng Anywheel. Anywheel app kasi yung gamit ko. Yan. Tires niya yung airless full rubber. May ilaw siya. Ito yung lock niya. Locking mechanism niya. Pagkatapos mong gamitin, may procedure. Kailangan may scan mo pa yung parking. Merong QR code yung parking area. Scan mo muna. I-lock mo muna. Tapos scan mo dun para ma-record na doon ka na nag-lock. Kasi pag hindi mo nilagay doon sa designated parking area, may penalty ka $5. Yan lang yung saddle niya. Ito yung QR code. Isa. May QR code din dito sa handlebar. Batingting niya. Yan lang. Disc brake. Disc brake. Drum brake pala. Drum brake. Sa harap, saka sa likod. Pareho. Yun lang. Yun na yung city bike mo.
ating paparkingan. Lapit na ako eh. In distance na lang. Dito pwede, mas maliwanag. Pwede sana dun sa may station. Dito na lang ako sa bus station. Station din eh. Isa MRT station ito. Bus station naman. Nakakita kayo naman ito. Ganto siya. So, sa mga bus station, MRT station, may mapapansin yung mga ganitong box, yellow box, may bicycle sign. Yan yung designated bicycle parking. Yan may iwan to. Itong set na to, puro sa, ano yan, sa Mobike naman. Bike sharing app din. O ito. Dito sa Anywheel. O, pwede mo i-check din yan sa Anywheel app. Kung pwede. Ayan, lahat na may P. Bicycle parking area yan. So, pwede rin dun. So, ilalagay mo na siya dyan. Napili mo na yung pag-iwanan mo ng bike. Ayan, tumatakbo pa yung metro. Ay, sa isang oras yan. 1 hour 30. Ay, lumampas na ako sa 1:50. Sayang. Hindi ko agad na-stop. Okay na yun. Automatic na yun. Pag lumampas ka na ng kahit ilang seconds lang, 50 cents na agad. So, yung rate natin, 50 cents per 30 minutes. So, yung tinakbo ko ngayon, 10 kilometers din eh. Yeah. So, ano yung procedure ngayon? Pag gusto mo na i-secure or i-stop yung metro mo, hindi mo siya pwede i-stop dito. So, ilalock mo siya dito. Ito yung lock niya. Pindutin mo lang yan. Yan, may beep siya, di ba? Nidetect na siya nung app. Ayan, bigyan ka ngayon ng parking status na may grace period counter. Within 10 minutes, kailangan i-scan mo yung parking QR code. Saan yung parking QR code? Ito. Ayan, nandiyan yan. Hindi mawawala yan, lagi meron. So, paano mo i-scan? Meron siya dito, sinunin natin. Yan, lalabas yung QR scanner. Then, scan. Download ka ngayon yan. I-check niya yung parking area kung tama sa GPS position mo. Then, okay na. Nalalabas niya na yung ano niya. Yan. Labas niya na yung details. Start time, end time. So, yung distance. Price, trip fare. So, 150 ang 150 ang bill ko. Yan, 150 final charges. Okay. Okay, yung naging problema ka sa bike, pwede mo i-feedback. Wala naman. Okay na. Your trip is finished. Yan na, masaya ka na. Sa ganitong oras kasi, wala nang ano, wala masyadong sasakyan. Hindi ka tulad sa atin, marami pa. May makagilag ka pang jeep, bicycle. Ito, magilap mo na lang sa ganitong oras, taxi, grab. Pero mali. Pag tinatamad ka, talaga magta-taxi ka. I have time to spare. Kaya, ano muna pa. Nag-bike na lang, doon ako. Oh. Yun na muna. Yeah. Sana katulong itong vlog ko. Mga nandito sa Singapore na kababayan or mga nagbabalak pumunta sa Singapore or mapupunta sa Singapore in the future. Ang gusto mag-bike pero walang bike. Masaya din kaya mag-tourista na nakabike lang. Lalo na kung sabi natin yung hotel mo nasa may ano lang. Sa may sentro lang. Marami naman bike doon. Or pupunta ka sa mga parks. Lion Park, East Coast Park, ganyan. Pwede na yung bike rental. Makabarila ka rin yun ha. Hindi na makatulad sa atin na may tricycle, maglalakad ka talaga. Mas masarap pang bike kaysa maglakad. Diba? Sarap magbike. Ulitin mo yun. Sarap magbike. Oo. Tolly sa Lex Taicho.
yun na muna yung vlog natin for today. Again, sa hindi pa nagsasubscribe, click subscribe and notification bell para updated kayo lagi. Yeah. Ride safe always. Let's bolt it. Bye-bye! Let's bolt it!